Magandang araw mga bata! Alam kong sabik na kayo sa ating magiging aralin. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagpapantig ng mga salita. Sa araling ito, kayo ay inaasahang napapantig ang mga salita. Ano nga ba ang pantig? Ang pantig ay isa o higit pang letra na kumakatawan sa isang tunog. Katumbas ito ng magkasamang tunog sa isang bigkas. Halimbawa, buko. Ang pantig ng buko ay bu-ko. Dahon. Ang dahon ay may pantig na da-hon. Neneng. Ang neneng ay pinapantig na ne-neng. Bag. Ang bag ay may pantig na bag. Subukan nating ipalakpak ang pantig ng mga sumusunod na salita. Una, paaralan. Pa-a-ra-lan. Ilang palakpak ang narinig ninyo? Magaling! Merong apat na palakpak, kung kaya merong apat na pantig ang salitang paaralan. Pangalawa, lapis. La-pis. Ilang palakpak ang narinig ninyo? Magaling! Dalawa. May dalawang pantig ang salitang lapis. Pangatlo, aklat. Aklat. Ilang pantig mayroon ang aklat? Magaling! Dalawa. Ang aklat ay may dalawang pantig. Pang-apat, kaklase. Kaklase. Ilang pantig meron ang salitang kaklase? Tama! Merong tatlong pantig ang salitang kaklase. Panglima, upuan. U-u-an. Ilang pantig meron ang salitang upuan? Tama! Merong tatlong pantig ang salitang upuan. Ngayon, malaya ka nang gawin ang susunod na gawain o pagsasanay. Sabihin kung ilang pantig mayroon sa bawat salita. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, ampalaya. Pangalawa, prutas. Pangatlo, pagkain. Pang-apat, masarap. Panglima, isda. Tandaan na ang pantig sa isang salita ay may iba't ibang bilang. Ayan! Malapit mo nang matapos ang aralin. Huling pagsubok na lang ito. Sa iyong panapos na gawain, pantigin ang mga nasa larawan. Sa wakas,
Natapos mo na ang mga gawain at pagsasanay na nakapaloob sa araling ito. Ngayon, subukan mong ihambing ang iyong mga sagot sa bahagi ng nasa susi sa pagwawasto maliban sa panapos na gawain. Ito ay isusumite sa iyong guro. Binabati ko kayo at matagumpay niyong natapos ang araling ito. Hanggang sa muli, mga bata!